Hi! Magandang araw! Ako po muli, si Ruel Mendoza Tanyo. At lahat kayo ay welcome sa aking YouTube channel. So ngayong araw, may bago tayong video na kung saan sa video ko na to, gusto kong ipahiwati kung gaano ako kasaya sa naging resulta ng journey ko dito sa real estate industry. Kasi may mga feedback na nanggaling sa client ko na kung saan it really motivates me to really do more, work more, and help more. At ayun, sobrang happy ko dahil dito sa real estate industry, hindi ganun kadali. Mayroong mga hirap kang pagdaanan, frustration, discouragement, and pagkadismaya sa lahat ng mga parte ng real estate. But then, you should focus on your advocacy. Kasi advocacy ko dito is to lessen the modus or mga scam na nangyari. Kasi yan ang mga sinasabi ng mga clients ko. Sabi nila, sir, ito nangyari sir. May mga scam na pangyayari. Kaya minsan may magchat sa akin, magtatanong kung legit pa ako na real estate agent. Kasi kinakailangan talaga nila ng tamang tao para sa kanilang tamang desire na kukuha at mag-invest ng mga bagay. Kaya gusto kong ipahiwatig sa kanila kung gaano ako ka-devoted dito and also sa aking advocacy is na to really help. At ayun, hindi naman sila nasisisi sa akin dahil kung ako talaga ang tutulong, I will help you from the start until the end. Hanggang makuha mo na yung gusto mo, hanggang ma-occupy mo na yung bahay mo, hanggang masabi mo na, sir, thank you. At thank you is very enough for me na kung saan na makita ko lang kayo na masaya na sa dinesire nyo na nakamit nyo na. Ayun, isang malaking karangalan na naging parte ako sa inyong journey na napagtagumpayan ninyo. At in my 4 years or 5 years in this industry, medyo marami-rami na rin ang mga nakapag-invest ng bahay at ako ang naging property consultant nila. Maraming mga taong nag-invest dahil gusto nila na magkaroon sila ng sariling bahay, and that's a great decision. Marami namang mga taong nag-invest pero hindi nila natuloy dahil, you know, may nangyaring pandemya na kung saan hindi talaga natin masasabing ipapatuloy natin kasi maraming mga nawalan ng jobs, maraming mga closed na opportunities. And we are not going to force everything para lang ano natin ang desire natin. Because if that is the right time for you to invest, then it will make it happen. When the time is right, God will make it happen. Kung dinidesire mo sa sarili mo na, Lord, ito yung gusto ko, pero hindi pa natuloy. Kasi God wants to really give the best time for you para ikaw ay mag-invest. And marami na akong natulungan at meron lang talaga akong masasabi sa sarili ko na hindi dapat ako mapagod in helping. Kasi marami pang mga taong kinakailangan yung presensya ko, kinakailangan yung mga detalye na talagang dapat nilang malaman sa kanilang pag-invest ng bahay. At ngayon, isa sa mga naging successful na transaction ay itong ipapakita kong video ngayon. Siya ay from Jensen. Jensen ko na client, so medyo may kalayuan kami kasi I'm from Santa Cruz, Davao del Sur, at nasa 3 hours yung biyahe dito papuntang Jensen. But then how I meet him, okay? So nakamit ko lang siya sa online. And nag-inquire siya sa akin. At first, he is very hesitant na mag-invest ba siya o hindi. So ako, I am todo sa kanya na mag-invest ka. If this is the right moment for you to invest, then mag-invest ka. Kasi may trabaho siya,
At okay naman, makabayad naman siya sa monthly. And sabi niya, sir, baka hindi ko to magawa. Kasi that in duration, gusto na talaga nilang matirhan yung bahay. Kasi papaalisin na sila sa yung unang tinitirhan nila. And gladly, yung kinuha nila na unit is ilang buwan na lang matapos na at pinaprocess ka agad yung turnover. And dahil sa kakulitan ko, kasi that moment, give up na sana siya. Gusto na niyang i-give up na yung investment niya na ayaw na niya ipagpatuloy. Pero sabi ko, sir, wait for a moment. I will do something. I will help you in this kind of situation. So, ayun, kinulit ko talaga yung admin sa Bria Jensen. Tapos, please, tulungan mo sila. Please, kailangan natin ng tulungan tong tao na to dahil okay naman, approve naman yung pag-ibig niya. So, ano pa ba ang kailangan na kung saan ma-turn over na yung bahay niya. So, gladly, spend of 2 years niyang bayad sa monthly at saka sinunod niya yung mga process na dapat sundin. Kasi kapag ako kasi magbigay ng information sa client, kailangan ko talaga na fixed and kailangan na ipasunod ko sa kanila kasi it's for their own good and kailangan kong gawin ang lahat ng makakaya ko for them to gain the benefits na makukuha nila in investing. So ayun, sinunod naman niya. Sir, puntahan mo ito, oras ito, punta ka sa pag-ibig. Tapos, nung na-turn over na, nung pumunta sila sa pag-ibig, ayun, na-approve sila. And sabi niya, sir, approve na ako sa pag-ibig. Sobrang saya niya. At pumunta siya sa area kung saan doon ang unit nila. Sabi niya, sir, may sira pang ganito ganyan. At galit na galit siya. Parang na-disappoint siya. Sir, wait for a while. Okay, we must relax first. I will talk to the admin, HOA, para ma-okay yung unit mo. Okay? So, ayun. Lahat naman ng mga clients ko ay nakikinig sa akin. Dahil ako talaga, kinukulit ko talaga yung mga admins para naman matulungan talaga yung client. Kasi yung in after namin dito is in helping sa mga nagdi-desire talaga na magkaroon ng sariling bahay. And I really want to help that desire of a client na makamit nila. And finally, na-turn over talaga ang kaniyang unit at nakatira na siya. At heto siya, ipapakita ko sa inyo ang statement niya. Kasi si Sir, akala niya na hindi ko siya manonotice kasi gumawa siya ng dummy account. Pero hindi niya akala na ako pala si Detective Conan. Na kung saan, kahit na anong gawin niya para hindi niya ako manotice. Parang my client just want to test me kung gaano ba ako katala sa pag-know ng person and in which hindi niya ako naloko. Hindi niya, sabi pa niya, ah, you notice me? Alam mo ba kung sino ako? Of course naman. Basta ako, kapag nakatulong ako sa isang tao, hinding-hindi ko yan makakalimutan. Kahit na ilang dekada pa yan. Malalaman at malalaman ko yan. Oo. Kasi, kung ano yung malite kasi ng puso ko eh. Ah, ito yung natulungan ko. At ang yung puso ko, naghatid siya ng saya. So, ito na siya. Ipapakilala ko na sa inyo. Si Prince Alan. Bali, client ko ni Teruel. Bali, ang mayon ako kay Teruel as agent. Bali, very responsive siya. Niyatubag niya ang mga inquiries ako. So, dali ra po siya madulan. Very approachable po siya nga pag agent. So, from the start na inquiry ko, and then sa tunga-tunga, syempre nadira ang difficulty sa pagbayad. And then murag apit ako dito mo give up. And then siya nang encourage ako para i-force na ako ang ano balay. Syempre dito po ina kadali. Kung dito ko kay Sir Rowell,
So wala na ako ibalay karon. And then sa time nga hapit na to siya ma-turn over, so siya ang permitting update sa kuha. And then naabot ang punto nga turnover na ko, pero dili pa siya pwede kay ginahulat pa tong approval. So siya ang permitting kulit sa head department sa pag-ibig kay para mapadali or makapuyo dayon ko me sa mo ang balay dili sa Breya. Grabe ka dako na ko ka pasalamat kay kay Teruel, kay kung dili tungod siya wala may karon din ng puyo. O grabe kay siya ka gina-raise din niya ang concern, wala niya ginapadugay-dugay. And then tong times nga wala na nahak magod akong account ko, so nawala siya sa ko ang akong messenger. So karon ako nangitagpaagi, ako siyang gi-find ako siya sa sa FB para maging friend ako siya, kay para kung na ako'y mga any concern, siya lang yun akong duolan. Dili man buot pasabot nga nauman ang mga transaction as agent and client, so man na to. Bali nagahop ko kay si Rowell na iyagyapon ko entertainan lang gyapon ko niya, bisag wala na ko niya na bisag nauman na ang mga transaction. Kung dili tungod siya, dako kay ko kwan siya, aning salamat siya nga karon ako siyang ako ang namisit siya una-una. And then naalang kaya po itong welcome na pagtubag. Then wala jud ko niya nakalimtan bisang nagbuhat-buhat og account as dami kay nahak man tong akong account. So dili jud niya makalimtan tong mga client nga nag iyang natabangan. Og maulang to o punta si Rowell, dagan pa kag matabangan ng mga client ni mo o padayon sa imong paglambo. Salamat kayo. At yun ang client ko na si Sir Alan, na kung saan sobrang happy ko at naiyak ako nung nakita ko yung video, na kung saan ito pa yung resulta na paying hardworking ko sa industriya na to. And hindi na sayang dahil naging masaya sila. At lahat ng mga kliyente ko, makakaasa kayo na I am 100% responsive sa mga concerns nyo. And huwag kayong magdalawang isip na mag-chat sa akin, dahil hindi talaga ako magdalawang isip sa pagsagot sa mga concerns nyo. Kasi ako yung agent na kayang gawin lahat para na matulungan kayo. At sana na-inspire kayo sa video na to. Maraming salamat!